maulan na bayan ng Biñan, may isang barangay na kilala sa tawag na Dalapas. May liblib na lugar na aning may napag-iwanan ng panahon. May mabutik na daraanan na puno ng mga basura, mga pinagtagpitagping bahay na permanenteng binabaha, at hindi nararating ng mga opisyal ng barangay. Malayo sa kabiyasnan at nakapangingilabot sa gitna ng kadiliman. Tanging pagsilip ng haring araw ang nagsisilbing liwanag sa kalungkutang dala. Anak ko yung babae mo. Kristin po, Kristin Galvez. 23 po. Pangalan po ng asawa ko ay si Julie Brando. Napunta kami sa lugar na to kasi yung asawa ko may kapatid dito. Dito siya nakatira. Kaya po kami dito. Bago pa lang po kami dito sa lugar na to. Mga isang taon pa lang po kami. Yung panganay ko pong anak ay 3 taon. Yung pangalawa po ay 2 taon. At yung pangatlo po ay 3 buwan po. Tubong Iloilo po ako. Doon po talaga ako lumaki. Sa pamilya, 5 po kami. Tatlong lalaki, 2 pa. Meron po. Delivery po namin kami. Kakanina. Ang ginagawa ko po kapag nasa trabaho po siya ay nag-alaga ng mga anak ko. Pagkatapos ko po sila alagaan, nagluluto ako ng pagkain niya. Para pagdating niya po sa trabaho, may kakainin na siya. Sa itong bahay na tutuloy namin ay sa amin. Opo, at lahat tatlo po sila ay lagi po pinaka-check-exception. Nagsama po kami 2014. Ano po? 5 years. Ay, 6 years na po kami sasama. Hindi po eh. Ako po, nakapag-aral po ako ng high school. Siya po, elementary lang po siya. Ay, paggabi po, yung kadalasan na ginagawa namin dito ay nagpukwentuhan lang po kasi wala po kami TV. Marami po akong magandang pangarap sa mga anak. Unang-una po, tapos po sila ng pag-aaral. Pangalawa po eh, magkaroon po sila ng magandang trabaho. Tapos, gusto ko pong meron po sila magandang buhay. Pag may natira po siya sa mga dala-dala niyang kakanin, ang ginagawa ko po, pinapautang ko po, tapos tuwing linggo ng umaga, sinisingil ko po para may pera din po ako. Pag hindi naman po masyadong baha, dito lang po kami sa bahay. Pero pag bumaha po ng manako, lumilipat po kami sa taas, gumagawa po kami tindi. Sobrang hirap po kasi siya lang po yung itatrabaho sa amin. Minsan po hindi po kami nakakain kasi wala po siyang trabaho. Hindi po kami makakautang ng sa tindahan kasi wala po kami pambili, hindi magpapautang. Wala po eh. Wala po kami kuryente, wala rin pong poso lang po yung tubig namin. Wala po kami drink. Gusto po namin magkaroon ng kuryente kasi yun po yung pinakamakulang dito sa lugar namin. Wala pa po. Hindi po kami nakakabot. Gusto po namin sana matulungan kami dito para magkaroon ng kuryente. Dito kami sa Sitio Kamatsili, Visaya Island. Sentro dito. Ito ang address namin, Sitio Kamatsili, Visaya Island. Kasi may iba pang Visaya Island. Ang hirap-hirap ng buhay natin dito. Tinan mo, andito lang tayo sa bahaan, malapit tayo sa tubig. Pag sa gabi, maraming lamo. Kailangan po, may kuryente po kami dito na maliwanag po kami dito. Kasi mahirap po na uwi ang mga nagtatrabaho sa wala po kaming kuryente. Hirap na hirap kami dito, tapos uwi pa baha. Ba kami dito. Mga 30 plus. Kaya tinawag pong Visaya Island ito kasi minsan kasi magulo. Marami din kasi Visaya. Oo, tsaka marami pong mga nakatira dito na mga Bisaya. Kaya sinabi na Visaya Island. Hirap na hirap kami dito. Hirap na hirap kami nung bumaha. Hirap na hirap kami. Wala kaming bangka. Lumulusong kami. Marami kaming alipunga. Kahit puwet, may alipunga kami. Ang hanap buhay namin nung lumaki ang baha, ang hanap buhay namin magbalsa kasi hindi makahanap buhay ang mga
ano namin, kasi baha, yun, nagbabalsa kami. 30 pesos sa isang tao papunta doon sa ano, papunta sa landayan. 30 pesos. Oh, nagtiyaga kami para makakain lang kami. Ito may mga alipunga o kahit nga ngayon, oh, tinan mo, may mga alipunga ako. Yan. Minsan wala. Oo, oh, wala. Wala, hirap na hirap kami dito. Sinabi na namin sa kanila. Oo, oh, hirap kami dito pag ano, walang mga ano, kahit kami butante ng dilapas, wala. Wala kami, kaya Diyos ko. Sanay kami sa hirap? Oo, sanay kami sa hirap. Kahit hindi kami bigyan ng relief, at least binubuhay namin talagang sarili. Hindi kami umaasa sa mga relief-relief. Opo. Ito po kami. Talaga ang gusto namin talaga dito, magkaroon kami ng sariling kuryente na magkailaw po kami na maganda naman ang aming kalagayan. Opo. Totoo, diyan kami uminom. Oh, minsan nga nakakasakit ang mga bata kasi wala kami ibibiling mineral. Waywam Church. Dalawa rin yan, pati Salt and Light. Oo. Yan ay bigay ng sponsor ng Waywam saka Poso. Tapos ito, bumagsak yan dito. Ang dami mga bahay dito noon. Sabi ko sa iyo, tignan mo, mas maganda pa ang CR sa bahay namin. Oh, ang ganda-ganda ng CR. Pasukin niyo ang CR, ang ganda niya, tiles pa 'yan. Oh, tulong 'yan sa amin. Oh, tulong 'yan sa amin ng church. Galit kami sa ano, yung mga ganun. Mhm. Pangako sila. Pangako. Pag election na naman. Oh. Pag nandun na, pagkatapos sila. Oh, pag election okay, na, ginagamit lang yung ano namin, yung boto. Gamit lang ang boto namin para sila manalo. Pagkatapos pag boto, wala na. Ano? Ayan ang CR na yan. Ang ganda-ganda ng CR namin. Sa born again yan galing. Oh. Hindi lang galing sa government. Oh, walang hindi yan, hindi yan galing sa... Hintay namin yung CR na yan. Yan, oh, Poso. Ayan, abuksan nyo CR. Ang ganda ng CR namin. Tiles pa yan. Poso. Oh, ayan, ang Poso. Ang Poso, pati yung Poso doon. Walang government dito. Walang government yan. Oo, oh, totoo ka. Yan ay galing sa born again. Galing yan sa born again. Ano man ang mangyari, ito pa rin. Dito kami, magsama-sama kami ng pamilya ko. Kahit kami mahirap, lang pa rin ang mga anak ko. Mga anak ko. Dito. Kahit kami ano, dito pa rin kami, mahal namin ang mga isa't isa. Diba? Hindi lingid sa kaalaman ng pamunuan ng barangay Dalapas, ang mga mamamayan nitong patuloy na nangangailangan ng tulong ayon sa isang stop nito na aming nakapanayam na tumanggig humarap sa aming kamera. Ayon sa kanya, ang barangay ay may mga proyektong inilalatag tulad ng pagpapaayos ng kanal at mga kalsada para sa mga mabababang lugar, partikular na ang Sitio Pulo at Sitio Kamachile. Liban dito, ay may mga proyekto pa silang nais ipatupad na naglalayong makatulong sa pamumuhay ng mga mamamayan sa mga nasabing lugar. Makamit na kaya ng mga taga-Sitio Kamachile, Visaya Island ang matagal na nilang hinahangad na liwanag.